Natutuwa si Apo Rugnan sa ipinakitang katapatan nila Orion at ng kanyang kasama. Kinailangan nilang muli na pumunta sa talipapa upang kumuha ng makakain. Sa pagkakataon na ito, wala nang paninda noon sila Orion dahil naubos na. Ako na lang po ang bababa sa talipapa. At nang madalaw ko na rin ang aking iniibig na si Permina. Hindi mo na ikaw. Dito ka lang. Bakit po? Eh, tatali, ako naman nang may pera dito. Akin na ang pera. Ibigay mo kay Kulas at kay Enrique. Sige po. Hoy, Kulas, Enrique, walang ahasan ha. Ang akin ay akin. Ang sayo ay sayo. Kapag kinuha mo yung akin, dito na tayo mag-aaway. Ano ka ba naman? Pati ba naman kaming kaibigan mo eh, ginaganyan mo? Sa palagay mo, papatulan namin yung pangit na yun? Sinong pangit? Yung Permina mo, pangit. Mas maganda pa nga yung asawa ko eh. Tsaka kami ng asawa ko, hindi katulad nyo yung mag-asawa. Kayo nagkakalabuan. Eh kami, nag-iibigan. Hindi ba Enrique? Siya nga naman. Tsaka anong pakialam namin sa babaeng yun at hindi yun ang pinunta namin dito? Hindi mo naman katulad Honorado na napadpad ka lang sa ibang lugar e nakalimutan mo na yung asawa mo. Tumigil kayong dalawa. Lumakad na nga kayo. Oh, eto pera. Kapag hindi kayo pinasingit ng mga nagtitinda sa talipapa, hagisan nyo ng dolyar, ha? Marami akong dolyar dito na baon. Nang magpunta na yung dalawa sa talipapa, katulad ng dati hindi mahulugan ng karayom ang sobrang dami ng tao. Enrique, ano na nga yung pinabibili? Wala yatang naibilin si Apo Rugnan. Oo nga, basta sabi niya, eh bumili raw tayo. Daming tao ah. Kaya nga eh, yun! Walang tao. Pumunta sila sa isang tinderang halos iniiwasan ng karamihan. Nang magtungo sila doon, pinagtinginan sila ng maraming mga tao dahil ang tindera ay isa lamang batang lalaki. Utoy! Nasaan nanay mo? O kaya tatay mo? Ba't ikaw ang nagtitinda dyan? Siya nga naman bata. Kaya mo ba kaming pagbilhan? Eh baka mamaya, magbigay kami ng pera. Eh, hindi mo pa alam magbilang. Huwag kayong bibili dyan. Bakit po, nanang? Huwag kayong bibili dyan. Ang batang yan ay anak ng diablo. Ano? Nang lingunin namin yung bata, umiiyak na ito at sinabing, isusumbong ko kayo sa tatay kong general! Ganun? Tatay mo pala si Senyor General? Kulas, bitbitin mga batang to. Itapon natin sa paligi. Oo ba? Binitbit nila yung bata kahit wala pang masyadong pagpapatunay na ito ay anak ni General. Bata, sigurado ka bang anak ka ni General? O baka naman niloloko mo kami? Anak ako ni General. Oo. Nakita nyo kong nagtitinda. Kasi ayoko na dun sa malaking bahay. Hindi ko magawa ang gusto ko. Itinakwil na ako ni ama. Sabi niya, bahala na raw ako sa buhay ko. E di umalis. Eto, nangangamuhan ako. Kasi simula ako pa nga lang eh. Binitbit niyo naman ako. Ibalik niyo ako dun. Magagalit yung amo ko. Hindi bata. Hindi ka namin maaaring ibalik dun kung tunay kang anak ni General. Dahil alam mo ba, kapag nagpunta ron yung mga tao nyo, siguradong lahat ng mga tao sa palengke na namimili e peperwisyuhin ng mga tao nyo. Kaya't kung darating sila, dito na lang. Kulas, itali mo yan. Oo ba? Oy bata, ikaw ah, may pa anak-anak ka pa ng general? Isa ka lang palang tindero? Etong sayo, itatali ka namin at aantayin naming lumabas yung malaking buwaya dito, ipapakain ka namin. Walang buwaya dito. At kung meron man, malamang
yung mga tao yon ng daddy ko. Maya-maya pa, nagulat na lamang sila. Araw na araw yun pero may sumalakay sa kanila na kakaibang nilalang. Ibang klase ang kakayanan ng nilalang. Kapag ito ay sumilong sa mga naglalakihang puno, bigla na lamang siyang nawawala. Pero kapag nasikatan siya ng araw, dito siya nakikita ni Kulas at ni Enrique. Lagot na kayo ngayon! Sige! Patayin mo yung dalawang yan! Wika nung bata. Ang pinagtataka pa nila, hindi naman sinunod ng nasabing halimaw yung bata. Bagkos, mas gusto pa niyang salakayin yung batang nakatali. Wag ako! Isusumbong kita kaya ma! Enrique, sino kaya yun? Bakit parang hindi niya kinikilala yung bata? Hindi ko rin alam. Sa palagay ko may nangyayaring kakaiba. Ikaw pala yung anak ni General. Ikaw yun! Ako nga! Hindi ba tao lang kita? Hindi. Hindi nyo ko tao. Matagal na akong galit sa ama mo! Akmang kakagatin na ng kakaibang nilalang yung bata nang bigla na lamang nasira yung tali, maniwala kayo o hindi, sumigaw ng napakalakas yung bata. Pagkatapos nun, tumilapon kami pare-parehas. Napakalakas ng nangyaring pag-alikabok sa lupa at nang mawala yung alikabok, tumambad sa amin yung isang mas malaking halimaw. Tapos yung isang halimaw nakalagapak sa lupa. Sino yun? Anong nangyayari, Enrique? Aba, hindi ko alam. Sino ba yung malaking halimaw na yun? Tsaka nasan yung bata? Ewan ko. Anak ka nga ni General! Anak ka nga ni General! Ibig sabihin, yung mas malaking halimaw, anak pala ni General. Mula sa pagiging bata, bigla na lamang nagbago at naging isang halimaw. Oo, anak ako ni General. May araw ka din sa akin. Palalampasin kita ngayon dahil kailangan kong magtinda. Pagkatapos noon biglang, umalis yung mas malaking halimaw. Tapos, naging isa itong maliit na bata habang papalayo. Hoy! Sino ka ba? Hoy, halika nga rito! Huwag mo kaming takasan! Akmang aalis na yung halimaw na isa nang biglang magbago din ito ng itsura. Ngayon lang nila nakita ang lalaking yon. Nagulat pa sila dahil meron pala itong dalang bayong. Naglabas ito ng bakal at ayon sa kanya, yung mga bakal na kanyang iniipon ay binebenta niya sa mga namimili ng bote. Ah, ganun? Kailangan mo pala ng pera. Kailangan ko nga ng pera. Kaya nga ako nagkakalakal. O ito, patay gutom kang aswang ka. Wala ka bang mapuntahan? Wala nga eh. Gusto mo sumama ka na lang sa amin? Eh kasi kami, kumakalaban kami kay Senyor General. Makipagsanib pwersa ka na lang sa amin. Tamang tama, meron kang mga kalahi doon. Marami na sila na mga sumanib sa amin. Sino ang mga yon? Sila Orion. Si Kuya? Ano? Kuya mo si Orion? Kuya ko yon. Edi matutuwa yon kapag nakita niyang kasama ka naming babalik doon sa tribo. Sige. Pagbalik nila sa tribo, nagulat pa si Orion pati ang kanyang mga kasamahan. Orion! Yung kapatid mo! Orion, halika. Mamaya ka na matulog. Nandito yung kapatid mo. Ikaw nga! Akala ko, patay ka na! Paano ka nakaligtas sa pang-aatake ng mga tao ni General? Kuya! Kuya! Nako, dito pa nag-iyakan tong dalawang to. Uy,
Doon nga kayo mag-akapan. Nag-iiyakan pa kayo, pati tuloy ako nahahawi. Naalala ko tuloy yung kapatid kong... Hayaan mo na. Ikaw naman, Kulas. Masyadong mababa yung damdamin mo. Oo na, Enrique. Alam mo naman sa ating tatlo eh. Ako yung may pinakamababang puso. Oy, Orion! Doon kayo mag-iiyakan! Kuya! Ang kulit naman ng mga to eh. Hayaan mo na nga, Kulas. Pinoproblema mo pag-iyak ng magkapatid na yan. Eh kagaya nga ng sinabi nung isa, akala niya inapatay na siya ng mga tao ni General. Hayaan mo na, magluto na tayo. Oh, Honorado! Bakit po? Eh wala ka namang ginagawa kanina pa. Dalhin mo tong 10 kilong karne. Doon sa may kuweba kung saan lumikas ang mga katutubo. Bakit ako? Sa akin na nga nang galing yung pera, ako pang magdadala. Ipadala nyo na lang po kay Kulas at kay Enrique. Ako na lang ang magdadala. Tamang-tama at hindi ko pa naman sila nabibisita. O sige, kapanalig. Mag-iingat ka. O sige, akin na yung karne. Nang lumakad na si Dato Oset, papunta roon sa may pinagtataguan ng kanyang mga kasamahan, damang-dama nito napakaraming sumusunod sa paligid. Akala nyo siguro hindi ko kayo nararamdaman. Nararamdaman ko kayo. Huwag nyo kong mamaliitin. Porke hindi nyo nakikita ang kakayanan ko bilang isang dato. Sige, magpakita kayo ngayon din. Lalabanan ko kayo. Buong akala ng mga sumusunod kay Dato Oset, eh wala itong kakayanan. At akala nila'y isa lamang itong simpleng matanda na uugod-ugod na. Naglabasan ang mga tauhan ni General at sinalakay ang nag-iisang matandang dato. Kung saan sa ang parte, pinagkakagat ang dato. Pero natigilan sila dahil yung mga nagtutulisan nilang mga ipin ay bigla na lamang nabarag. Ayon sa mga kumagat sa kanya, napakakunat at matigas yung mga balat na kanilang pinagkakakagat. Ano? Bakit natigil kayo? Sige pa, kagatin niyo ko! Hamon ng dato sa kanila. Isa-isa na lamang silang sumalakay. Pero hindi sila umubra dahil lamang sa tungkod ng matanda kapag tinamaan yung isa, naghihiwalay yung katawan. Sige na! Akala niyo'y isa lamang akong matandang uugod-ugod na. Sige na! Wala na bang susubok dyan? Natakot ang mga ito kaya't biglang nagtalunan sa loob ng puno. Nang mapunta na siya sa kuweba, kinamusta niya ang kanyang mga kasamahan sa tribo. Ayon sa kanila, gabi-gabi ay may umaaligid sa kuweba. Hindi nga lang magawang pumasok ng mga yon dahil nagtatalaga sila ng mga mahikang iniiwan sa daanan. Sige mga kasama, huwag muna kayong aalis dito hanggat hindi pa natatapos ang problema. Pagbalik naman niya sa mismong tribo, siya na lang ang inaantay para magkainan na sila. Akala namin kung napano ka na eh. Hindi. Hindi nga tumalab yung mga ipin nila at mga nabarag. Ah, sabi ko na nga ba, kayang-kaya mo pa rin ipagtanggol ang sarili mo, kapanalig. Eh maalala ko lang noong araw, nang tayo'y nakikipaglaban dyan sa mga mananakop, yung mga baril nila eh nayuyupi kapag hinampas sa'yo. Tapos yung mga tingga eh hindi man lang tumatalab sa'yo. At hanggang ngayon, matibay na matibay pa rin ang tungkod mo. Eh aba siyempre naman, kapanalig. Yan ang nagliligtas sa akin. Kapag nanghina na ang aking tungkod, heto na rin ang senyales ng paghina ng aking katawan. Kaya nga. Sige na, kumain na tayo. Orion! Bakit po? Ano na ngang pangalan ng kapatid mo? Ona. Ona?
Ano yon? Babae? Lalaki po. O na, iyakin ka pala. Hindi naman po masyado. Meron akong gustong sabihin sa inyo. Nung nakaraan, galing ako sa bahay ni General. Nagawa kong magkunwari. Kaya nyo bang gawin yon? Kayang-kaya po namin yon. Huwag po kayong mag-alala. Oh, sige, Ona. At naikuwento sa akin ni Colas at ni Enrique na kapag lumililim ka, nawawala ka. Totoo ba yon? Apo, totoo po yun. Ah, sige. Asahan ko yun, ah. Wala kang ibang gagawin doon kung hindi magpapanggap. Iingatan mo nga lang yung babaylan. Sino pong babaylan? Yung babaylan na kanang kamay ni General. Wala akong problema. Akong bahala doon. Nang utusan na nila si Ona, isang linggo na hindi pa ito bumabalik. Marami nang nangyari, kaya't inakala nilang patay na rin ang kapatid ni Orion. Bakit ba binubulok natin yung sarili natin dito? Hindi ba binantaan tayo ng General na yan? Bakit hindi natin sila salakayin mismo sa sarili niyang bahay? Hindi pwede yun. Tamang meron kayong mga sariling kakayanan. Pero hindi pa rin yan sasapat dahil sa dami nilang bilang. Imposible naman po yata'y sinasabi nyo. Apo, bigyan nyo po kami ng hudyat. Sasalakayin na namin yan. Kayang-kaya naming tatlo yan. Nila Kulas at ni Honorado. Ayun! Akala ko di mo babanggitin eh. Apo Rugnan, pwede ho ba? Sige Enrique, aasahan ko na babalik kayo. Kasama nyo si Ona. At kung sakaling patay man siya, kunin nyo ang katawan at nang mabigyan natin ng maayos na libeng. Sige po, walang problema. Tatlo silang nagtungo roon pagdating ng alas 11 ng gabi. Uy, tama ba itong gagawin natin? Uy, magsalita ka nga dyan Enrique. Shhh, huwag kang masyadong maingay. Dito sa atin, ikaw ang pinakamatalino. Gagamitin natin yung talino mo para unti-unti mapapatay natin yung mga tauhan ng General na yan. Naintindihan mo, ha, Colas? Oo. Sige. Ganito, ha? Colas, makinig ka. Oo nga. Ba't kasi doon ka nakatingin? Kasi may ano eh. Tignan nyo. Teka, si Ona yun, ah. Si Ona ay pinahihirapan ng mga tauhan ni General. May susuntok, may sisipa, may papalo at merong maglulublob sa kanya sa isang drum na tubig. Dinig na dinig nila noon yung napakalakas na pagsigaw ni Ona at humihingi ito ng tulong. Maiyak-iyak silang tatlo dahil hindi pa sila nakapagpaplano ng tama. Pero yung kanilang kasamahan ay unti-unti nang pinapatay. Ano na? Gamitin natin yung talino ko! Sandali, hindi ako makapag-isip! Walang maisip noon itong si Enrique dahil kapag nakikita niya ang sitwasyon ni Ona, nalilito ang kanyang kaisipan. Ikaw na lang ang mag-isip! Sige na Kulas, gamitin mo yung talino mo kung paano natin makukuha roon si Ona hanggat buhay pa siya. O sige, bahala na. Lumayo tayo ng konti, pwede ba? Ona, kaibigan, konting tiis lang. Paglayo nila ng konti, dito sila nakapag-isip ng maayos. Enrique, hindi ba sundalo ka? Oo. Gagamitin natin ang pagiging sundalo mo. Yang bag mo. Anong laman yan? Meron ako ditong uniforme. Sige, isuot mo na. Tapos yung mga baril mo. O sige. O tapos. Honorado, ikaw ang magbabantay dito. Diyan ka sa mataas na puno pumwesto. May baril ka bang mahaba dyan? Nagkataon naman na si Enrique ay meron palang tinapos na sniper course. Ipinahiram niya ito kay Honorado at si Honorado naman bihasa rin pagdating
sa paghawak ng baril dahil kanya itong inaral magmula nang siya'y yumaman. Walang problema, aasimpating ko ang utak ng mga yan. O sige, Enrique, isuot mo yan, tapos ako nakasibil yan. Magpapakilala tayong militar at ako naman ay pulis. O tapos? Tapos, sasabihin natin na mali yung ginagawa nila. Tapos, basta yun, nandun na tayo! Naku, kawawa naman si Ona doon. Ona, kaibigan, konting tiis pa! Nang mabuo na yung plano, kinatok na nila yung malaking gate ng bahay ni General. Tao po! Buksan nyo kami! Militar at pulis to! Nang madinig yun ng mga tauhan ni General na nakabantay sa gate, madali nitong binuksan yung maliit na gate at tinanong sila kung anong kailangan. Ako si Sargento Enrique. Papasukin mo kami. May kasama akong pulis. Hindi alam ni General yung ginagawa niyong pangre-raid sa amin. Hoy, papasukin mo kami. Kung hindi, ikaw ang una naming aarestuhin. Marami kaming kasama. May mga dalang tangke. Subukan niyong lumipad at pasasabugan namin kayo ng mga dala naming granada. Uwi ka, Nicolas. Tila ba nasindak yung tagapagbantay sa gate kaya't nakapasok sila. Nang mapasok na nila yung mismong kubkuban, kasalukuyan naman nilang hinahatak noon si Onas na parabang wala ng buhay. Hoy, ano yan? Sandali! Pinigil noon Nicolas yung humahatak kay Ona at nang makita niyang duguan si Ona, madali niyang sinipa yung lalaking may hawak dito. Halika rito! Tawagin mo yung amo mo! Ngayon din! Nang sumunod na yung isang lalaking kanyang inutusan, madali namang binitbit noon ni Enrique si Ona upang ilabas. Walang makikialam sa inyo. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Ngayon din, marami kaming mga kasamahan. Papasok na sila. Sambit naman noon ni Enrique habang si Colas ay naiwan sa loob. General! Pinapunta ako rito ng mas nakakataas sa akin. Isa akong pulis. May karapatang kaming mag-imbestiga at meron kaming dalang search warrant. Anong klaseng warrant yan? Patingin. Eto. Hop! Binabantaan kita, General. Marami kaming mga kasamahan sa labas. Lahat ng mga baril ng mga tao mo, ipasurrender mo. Ilapag ngayon sa lupa. Ngayon din! Mga kasama, ilapag ang mga baril. Yan! Susunod ka rin pala. Maya-maya pa, si Enrique ay nadala niya na si Ona kung saan nakapwesto noon si Honorado. Dito ka lang. Ona, dito ka lang. Kaya mo yan, mabubuhay ka pa. Kaya mo yan, Honorado! Honorado! Bakit? Anong meron dyan? Si Ona! Ona, ayos ka lang ba? Hindi ko na kaya. Mauubos na ang aking dugo. Honorado, mauna ka na ron. Dalhin mo ron si Ona upang malapatan ng paunang gamot. Tapos, bumalik ka rito. Kailangan namin ng suporta. Targetin mo yung mga utak ng mga yan. Padali ka. O sige, walang problema. Pagbalik naman ni Enrique sa kubkuban, nakita niyang si Colas ay pinaliligiran ng mga tauhan ni General. Nakita rin nila noon na yung sinasabing babaylan ay nasa gilid lang ni General at nakatayo. Tila ba kinikilatis sila ng babaylan na yon pero wala siyang masagap. Ang tanging masabi lang nito, ang kakayanan ng dalawang to ay hindi biro. Yung pulis, may kakayanan na gumamit ng matalas na utak at itong sundalo, eh kaya din niyang gawin yon at hindi sila basta tinatablan ng bala. Uwi ka nito. Oo, tama ka babaylan. Kami, yung mga espesyal na tauhan ng gobyerno na pinapunta rito upang alamin yung mga ginagawa niyong masama rito. Sargento Enrique. Sir,
Ano yan? Sige na, halughugin mo ang buong lugar. Kapag meron kang nakuhang mga dokumento, kunin mo, ebidensya yan. Yes sir, ngayon din. Op, 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 op! Yung mga nakatayo dyan, pumunta rito! Ngayon din! Alalahanin nyo, marami kaming mga kasama. May dala kaming mga tangke. Sa oras na kumilos kayo ng kahina-hinala, papuputukan namin tong malaking bahay mo, General. Ayat utusan mo yung mga tao mo na huwag kikilos ng masama. Walang kikilos ng masama. Sige, sir, gawin nyo ang gusto nyo. Ano ba talagang hinahanap nyo? Ang hinahanap namin dito, yung paggawa ng mga peking dokumento. At hindi lang yun. Hinahanap namin yung mga taong pinatay nyo. Sir naman, hindi mo ba ako kilala? Ako si General. Kaya kong paikutin ang batas. Anong pangalan mo? Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Kulas. At kung meron kang reklamo, ha? Pumunta ka na lang sa police station. Huwag na huwag mong tatangkain na traidorin ako dito. Dahil marami akong kasama sa paligid. Binabalaan ko rin kayo. Walang lilipad ni maski isa sa inyo dahil alam kong puro kayo mga aswang dito. Tandaan nyo, kami ay mga espesyal na tao na nasahanay ng pulis at militar. Kaya't huwag nyong susubukan na labanan kami. Mayayari kayong lahat. Hindi lang ako. Marami kami. Yung mga nasa labas, may mga sari-sarili din kakayanan. At alam yan ni Babaylan, hindi ba? Oo. Ama, walang kikilos ng masama. O sige. Maya-maya pa, lumabas na si Enrique. Bit-bit nito yung isang machine na tagagawa ng peking dokumento. Sir, eto na. Meron akong nakuha. Yan pala, General. Hindi pa malinaw kung anong ibig sabihin nito. Hindi ka namin aarestuhin. Babalik kami at kapag nakuha kami ng arrest warrant laban sa'yo, kahit sino ka pa, dadamputin kita. Ako ang pulis na huhuli sa'yo, na maglalagay sa'yo sa koral. At pinapangako ko na hindi ka na makakalabas dahil matinding ebidensya itong nakuha namin sa'yo. Pagbibigyan pa kita sa ngayon. Sir, kung inakala mong kaya mo akong takutin, dyan ka nagkakamali. Sige na, umalis ka na. Hindi ikaw ang pulis na pwedeng humuli sa akin. Tara na sir, umalis na tayo. Pag alis nilang dalawa, nagkataon naman na nasalubong nila noon si Honorado, bit-bit yung mahaba nitong baril. Oh, eh bakit umalis kayo ron? Heto na, bit-bit na namin yung machine na naggagawa ng mga peking dokumento. Dito pala nang gagaling yung mga court order na nilalabas ni General para kubkubin yung mga lupain dito. Enrique, tama ba yung mga sinabi ko? Hindi ba ako nagkamali doon? Medyo may konting mali ka lang, pero ayos na yun. Importante, nakuha natin yung machine na yan. Tara na. Tara na, tara na. At si Ona malapit nang magpaalam. Sabi niya hindi na daw niya kaya't kahit nag-iiyakan na yung mga kalahin niya ron. O sige, tara na. Pagdating nila doon, nag-iiyakan na ang mga kalahi ni Ona, maging si Orion. Ona! Hindi ako papayag na hindi ako gagante! Gaganti tayo! Pinatay niyo'y kapatid ko! Orion, nakikiramay kami. Patawarin mo kami kung hindi namin naisalba ang buhay ni Ona. Eh, nakita mo naman, isang linggo na siyang hindi bumabalik. Wala kayong kasalanan. Wala kayong kasalanan. Salamat. Maraming salamat. Ano yung dala nyo? Ito pong dala namin ay yung machine na naggagawa ng mga peking dokumento. Dito nang gagaling yung mga peking court order na ipinakikita ni General para makubkub niya yung mga lupang gusto niyang kunin. Ah, malaki ang pakinabang niyan. O teka, paano nyo nga pala nakuha yan? Enrique,
Paano raw natin nakuha? Ano? Sasabihin ko na ba? Mas mainam siguro kung ako na lang ang magsabi. O sige, ikaw na. Mali-mali yata yung kanako kanina. Ganito po kasi, Apo Rugnan, makinig po kayo. Bilang isang tunay na militar, nagpanggap siya na siya ay isang pulis. Dahil sa ako na may naka-uniforme, naniwala sila agad. Ngayon, nang dahil sa naniwala sila at sinabi naming meron kaming dalang search warrant, eh hinayaan nila kaming makapasok sa loob. Nagkataon naman na yung machine na yan, inandun lang pala sa papasok sa pintuan. Kaya't kinuha ko dahil duda ko eh na dito nang gagaling yung paggawa ng mga peking dokumento. Hindi nga kami nagkamali, kaya't malaking bagay to. Aba! At kung hindi ako nagkakamali, utak ni Kulas ang ginamit natin. Ah, ginamit nyo pala. Opo, utak ko talaga. Kaya lang eh, pakawari ko, mali-mali yata yung kanako kanini. Hindi, ayos lang yun. Hindi naman sila nakahalata. Mabuti na lamang, yung general na yan eh mahina pala utak niyan. Sa bagay, hindi naman siya tunay na general. Kunwari lang yun. Bansag lang sa kanya yun, para katakutan ng karamihan. Ah, sadyang matalino ka talaga, Kulas. Yan ang gusto ko sa'yo. Yung talino mo ay nagagamit natin. Mga kasama, maaring nagsasaya kayo dahil nakuha nyo ang importanteng bagay kay General. Pero kami, magdadalamhati kami sa nangyari sa aking kapatid na si Ona. Maari bang bababa muna kami sa kabayanan at aming ipagluluksa ang pagkamatay ng aking kapatid? Eh, pagdating sa bagay na yan, sasamahan kita, Orion. Sasamahan! Eh, kaya mo lang naman gustong sumama kasi gusto mo lang makita si... Huwag ka na kasing kumontra. tama ba? Oo na! Sige, lahat tayo bababa. May iwan lang dito ang aking kapanalig. Ayos lang ba, kapanalig? Ayos lang yun. Iginalulungkot ko ang pagkamatay ng kapatid mo, Orion. Kahit ako na lang muna mag-isa rito, ayos lang. Alam kong hindi sila sasalakay dahil dadalhin nyo yung mismong machine na yan. Maalala ko lang din, kapag sasalakay ang mga tauhan niyang si General at kasama siya, meron siyang dalang papel. Ngayon hindi na siya makakagawa pa ng peking dokumento dahil nandito na siya atin yung mahiwagang machine na yan. Tama! Ah, sige! Kanilang pinaglamayan yung patay na katawan ng kapatid ni Orion. Katulad lang din natin, ibinuburol ito ng ilang araw at pinaglalamayan ng ibang mga tao. Meron ding mga nagsusugal pero hindi uso ang baraha. Meron silang tawag sa sugal na yon. Nakalimutan ko na nga lang. Pagkatapos nito, mga kasama, susugod tayo! Oo, susugod tayo. Orion, patawad ah. Pinatawad na kita, wala kang kasalanan. Ang aking kapatid ay isang tunay na mapagmahal sa aming kinalakihang bayan. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para lang masawatayang sila, General. Kapatid ko, ipinapangako ko sa iyo na hindi masasayang ang pagbubuwis mo ng buhay. Tama na. Tama na. Ubusin mo man ang luha mo, hindi na babalik ang kapatid mo. Pero huwag mong isipin na sinasawata ko ang pagdadalamhati mo. Sinasabi ko lang ang totoo. Huwag kang magagalit sa akin, ha, Orion? Opo. Opo. Huwag kang mag-alala, Orion. Ang pagkamatay ng kapatid mo ay isang maituturing na malaking karangalan ng inyong bayan. Alam ng mga tao rito kung bakit namatay ang kapatid mo dahil sa pakikipaglaban dyan sa mga tauhan ni General. Mga tao rito sa lugar na ito, makinig kayo sa sasabihin ko. Bagamat ngayon nyo lang kami nakita, pero nagpunta kami rito upang isalba ang inyong bayan. Mga tao rito, magpapakilala ako sa inyo. Ako si Dato Rugnan. At ako naman si Kulas.
Ako naman si Honorado na may iniibig na rito sa lugar nyo. Honorado ano ba? Ako naman si Honorado. Isang mayaman na tao sa probinsya ng Bulacan. At ako naman si Enrique. Isang aktibong militar. Naparito kami upang sabihin sa inyo na gusto namin kayong tulungan sa malaking problema. Hawak namin ang machine na ito. Ito ang dahilan kung bakit nagagawang salakayin at palayasin ni Senyor General ang mga tao rito. Naglalabas siya ng mga peking dokumento. Nang dahil dito, hawak na namin siya. Hindi na siya makapanggugulo at wala na siyang karapatan na ariin ang mga pag-aari nyo bilang isang militar. Huwag po kayong mag-alala. Ilalapit natin ito sa mga kapwa ko militar upang matigil na yan. At habang wala pa sila, ipinapangako namin sa inyo na hindi kami papayag na meron pang mamamatay dito sa inyong bayan. Hindi ba, Apo Rugnan? Tama! Bidang-bida ka na naman, Enrique. Kaya ba siyempre, totoo naman eh. Dahil ako'y isang militar, may karapatan akong sabihin yun. Habang sila ay nasa burol, napansin noon ni Nicolas na merong isang taong kahina-hinala ang kilos. Paikot-ikot ito at palingalinga na animoy merong hinahanap. Nang magpunta na ito sa dilim, sinundan siya ni Nicolas. Pare-pare, sandali! Sandali lang! Hindi siya nilingon ng lalaki, bagkos ay nagtatakbo ito ng mabilis. Katulad niya ay kaya din tumakbo ng mabilis ni Nicolas, kaya't inabutan niya yung lalaki at nagpambuno silang dalawa. Sino ka ba? Ha? Bakit mo ako tinatakbuhan? Galit na wika ni Nicolas. Isusumbong ko kayo kay General. Isusumbong ko kayo. Hindi ka pala pulis. Ganon? Hindi ka na makakarating ngayon dun. Dahil tutuluyan na kita. Ang lalaking magtatangkang magsumbong kay General, agad niyang binakli yung leeg at iniwanan niyang wala ng buhay. Patawarin mo ko. Sa totoo lang, hindi naman ako berdugo eh. Pero pinilit mo ko. Kailangan ko yan gawin para sa nakararami. Pasensya ka na. Tanggapin mo na ang iyong kamatayan dahil dyan din namang hahantong ang buhay nyo. Lahat kayo masasama. Uwi ka, Nicolas. Pagbalik niya rito, wala na ang kanyang mga kasamahan. Kaya't inakala niya na nauna na silang umuwi. Madaling naglakad si Nicolas papunta sa tribo at umaasa siyang aabutan niya roon ang kanyang kasamahan. Siya'y nagtataka. Saglit na oras lang siyang nawala pero kabilis naman nila maglakad kasi nandoon na siya sa paanan ng bundok. Pero hindi pa rin niya inaabutan ang kanyang kasamahan. Hindi muna siya pumunta sa bundok at tinangka niyang bumalik hanggang sa napansin niya merong mga maiitim na tao na mga nagkukuble sa mga naglalakihang bato. Hindi lang yun, palipat-lipat sila ng pwesto na animoy meron silang pinaplano kay Nicolas. Ah, ganon na. Kung sino man kayo. Sa bagay, wala namang ibang gagawa dito niyan kundi mga tauhan ni General. Binabalaan ko kayo kahit gaano pa kayo kadami. Hindi ko kayo uurungan. Nang sabihin yon ni Nicolas, naglabasan na ang mga ito sa bato at bigla siyang sinalakay. Pero ginamit ni Nicolas ang kanyang kakayanan. Hindi nila nahuli si Nicolas dahil tinagusan lang sila nito at madali siyang nagtatakbo habang sinasabi yung "Anong akala nyo? Ahayaan ko'y sarili ko nakainin nyo? Bahala kayo dyan! Abulin nyo ako mga pangit!" Pang-aasar niya sa mga lalaking tumutugis sa kanya. Nang makarating na siya ng burol, wala pa rin doon yung mga kasama niya. At nagtanong siya sa isang tao. Ang sabi nito, nagpunta raw sila kila Permina. Madaling nagtungo roon si Nicolas. Hingal na hingal pa siya nung dumating siya. Nandito lang pala kayo. Usan-san ako napadpad. Inabol pa ako ng mga aswang doon. Ikaw naman kasi. Kung san-san ka nagpupupunta. Anong nangyari sa'yo? Ha, Nicolas?
Eh, umuwi po ako eh. Pero hanggang doon lang ako sa paanan ng bundok. Mayroong mga lalaking may itim doon. Wala namang ibang gagawa sa akin noon, kundi sila general, hindi ba? Oo nga, eh buti natakasan mo sila. Eh ba siyempre, ginamit ko yung talino ko. Alam nyo na. Siguro kaya ka hingal na hingal. Kasi tinakbuhan mo sila, no? Di ba, Kulas? Oo naman, dami nun eh. Ubre ba ako dun? Eh kung ikaw man din na nasa kalagayan ko, Enrique, ganun din ang gagawin mo. Pero kung kasukdulan na, talagang lalaban na ako ng parehas. Patay na kung patay, bahala na. Huwag ka ngang maingay. Nandito yung aking biyanan. Ay, naku, hindi ko napansin. Tatang, magandang gabi po. Magandang gabi naman sa iyo. Saan ka ba nang galing at? Pagod na pagod ka, pero may naanak. Bigyan mo muna siya ng maiinom. Sige po, ama. Kulas, heto tubig. Permina. Salamat ah. Oo, tama na. Titingin ka pa, hawak ka pa sa kamay eh. Ang kay Juan ay kay Juan. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Kapag inago ni Juan yung kay Pedro, eh masama na yan. Ikaw talaga honorado. Para kinuha ko lang yung tubig eh, kung ano-ano nang sinasabi mo. Ikaw talaga, huwag ganoon. Siloso ko, kilala mo ko. Ang kay Juan ay kay Juan. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Oo, alam ko na yon. Paulit-ulit. Itigil nyo na nga yan. Honorado, ano ka ba? Pati ba naman yung kaibigan natin? Eh ginaganyan mo. Nagbibiro lang naman po ako, apo. Pwes, tama na ang pagbibiro. Sige na. Pasalamat ka't pinagbigyan kita ngayon. Hinayaan kong mangligaw ka. Kahit hindi naman yan ang nilakad natin dito. Pero apo Rugnan, hindi ko naman po lulukohin si Permina. Katunayan nga niyan, mahal na mahal ko na siya. Oo na, sige na. At pagkatapos nito, iiwi mo na si Permina at iwanan mo na yung asawa mong mataba. Kita mo, pati ba naman ikaw apo Rugnan, nagawa mong sabihan na ganun yung dati kong asawa. Eh totoo naman ah, bakit hindi ba? Tama na nga po yan. Huwag na kayong magtalo. Guys, abangan nyo mamaya yung part 4.